Magandang araw po mga kaibigan. Kayo po ba ay naghahanap ng property dito sa Dasmariñas, Cavite? May i-share pa ko sa inyo itong nasa likuran ko na townhouse unit at napakalapit po nito sa Lasal, Dasmariñas, Cavite, about mga 10 minutes away. So napakaganda po ng investment itong property na to. Papitingnan po natin yung kalooban po ng property. So papasok po natin ang property po, kahit townhouse unit po yung kukuhanin natin. Meron po itong allocation for garage. Ito po makanting lote. So pagpasok po natin, meron po itong libre ng door screen, no? Kasama po itong door screen. At turnover po ito mga kaibigan. At plain na cement po ang turnover po dito. At kasama na rin po, kung merong door screen po, meron po itong window screen. Screen po ito, mga kaibigan. So, naka-coated na po siya. First coating na po siya, painted. Tapos, meron na po itong kitchen counter, naka-tiles na siya. Meron din po itong window screen na rin, no? Lahat. At the same time, itong door screen sa likod, kasama na rin po ito, no? So, meron po itong extra bath sa likod. Pwede po itong gawin as laundry area. Pwede po ito gagamitin. So, at the same time, yung kanyang toilet and bath, yung kanyang toilet and bath, pinaka-tiles na po ito. Tiles na po ito, may shower na, mayroon na po ding window. Lahat po ng window dito, mayroon na siyang window screen. Akyat po tayo sa taas. Dito po sa second floor, papasin po natin ang ating bintana na meron din window screen. Basta lahat po ng window dito, meron po kasamang window screen. Free na po ito. At dito sa taas po, mapapansin natin, wala pa pong partition. Walang partition, pero may design na po ito. Lahat po, painted na po ito. Wala po itong tiles. May window screen na rin. Lahat po, mapapansin po natin, may bintana po ito dito. Kung lalagyan po ito natin ng partition, dito maaliwalas pa rin po kasi mayroon po itong bintana. So ito po yung kabuhan ng unit, ng inner unit ng townhouse po natin. So ito po yung turnover unit, makikita natin. Pero meron po tayo, meron po itong i-share sa inyo, ito sa kabilang unit. Ito man ay furnace, kumbaga naayos na, para magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung turnover unit na mayroon pong sabihin natin may gamit na, para pag nagpapagawa po tayo, may idea po tayo kung paano natin magandahin yung unit. Tara! So dito po ay isang end unit po ito, kaya mapapansin po natin mayroon po itong extra lot sa gilid. Pasukin po natin yung dress up unit. Dito po mapapansin po natin, naka-tiles na po ito, no? Tiles na po ito, at the same time, meron po itong gamit. So, baka pag turnover po, hindi po kasama ito. Ito ay dress up unit lang po para meron po tayo idea, no? So, ganoon din po makikita natin, naka-kitchen counter na po siya. At naka-tiles na may mga gamit po. So, mapapansin po natin, meron po itong salamin sa gilid. Kasi po, in-unit po siya. Kumbaga, meron siyang extra lot sa gilid, kaya may salamin siya. Yun ang pagkakaiba ng in-unit at saka inner unit. Akyat po tayo sa taas. Ganoon din po yan, no? May CR din yan. The same yung pinakita ko kanina, no? Ito po yung isang bedroom. Kanina po, napansin natin yung sa inner unit, wala po siyang partition. So ngayon, papansin natin, mayroon itong dalawang bedrooms, no? So itong isang bedroom, naglagay ng double deck para pwede magamit sa taas at sa baba rin, no, pwede magamit. So para yung mga, yung space saver ka nga, no? Kaya pwede nyo natin gayahin yung ganito. Depende na sa pag-design nyo, no? At yung isang kwarto, dito isang kwarto. So, obviously ho, dalawang kwarto po ang pwede nating ilagay doon kahit inner unit or end unit po tayo, no? So, ang pagkakaiba lang po nila, yung size po pareho, 46 square meter. Ang pagkakaiba po nila, mayroon pong bintana ito sa gilid. Which is pag inner unit po tayo, wala pong bintana sa gilid. Obviously ho, mas mahal ho ang presyo ng end unit. So,
kung halimbawa pipili po tayo, depende po sa ating budget. Mga kaibigan, yun po ang kabuhan ng ating video. At para po sa inyong mga karagdagang mga katanungan, pwede po kayo maglagay ng inyong tanong doon sa comment section. At huwag kalimutan ilagay po ang iyong contact number, email address, messenger account para lahat po ng mga sagot ay doon ko na lang po isi-send. At pwede nyo rin po ako ma-reach, Carlo Miranda, 0917-826-5401 or 0918-964-0530. At pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook account, CD Miranda Realty 12. At huwag kalimutan i-share na po natin sa ating mga kaibigan. At baka mayroon po naghahanap ng property na malapit dito sa Las Aldas, Marinas, about mga 10 minutes away. At mayroon din po tayong YouTube account, CD Miranda Realty 12. Pakisubscribe na rin po at huwag kalimutan i-click yung bell and all para ma-update din po kayo sa susunod natin mga video. Yun lang po mga kaibigan at sana naibigan niyo po ang video na ito. Maraming salamat and God bless.